Kumusta mga Brad? Kilalanin natin si Anthony Gignac na isang dakilang scammer na nagpanggap bilang royal prince ng Saudi Arabia. Alamin natin kung papaano nahuli ang peking prinsipe na ito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! May isang lalaki na nagngangalang Anthony Gignac na pinanganak sa Colombia at lumaki sa Michigan ang nagpanggap na royal prince ng Saudi Arabia para makapanloko at mamera. Halos 30 years siyang namuhay prinsipe at nagpakilala bilang Prince Khalid bin Al Saud na anak ni King Salman ng Saudi. Kiniklaim niya na nagmamay-ari siya ng isang private island na tinitiran ng mga mayayamang tao at ilang celebrities. May pagmamay-ari raw siyang building sa Fisher Island sa Miami. Mayroong isang oil company na tinatawag na Saudi Aramco na kontrolado ng Saudi Royal Family. May iba't ibang mamahaling sasakyan tulad ng Rolls Royce at Bentley. Pag bumibiyahe, sumasakay siya ng private jets o minsan naman ay yate at laging may suot na mamahaling alaala sa katawan. Pero alam nyo ba na ang claim niya na siya ay royal prince ng Saudi ay walang katotohanan? Sa kanyang pagpapanggap, marami siyang nalokong mga investors na aabot sa $8 million ang nakulimbat nito. Ngayon, kilalanin natin sino nga ba itong taong to at alamin natin anong trip nito kung bakit sobrang lakas ng loob niya na magpanggap bilang royal prince ng Saudi. Nung bata pa lang itong si Anthony Gignac, sa edad na 6, inampun siya kasama ang kanyang kapatid ng isang mag-asawang nasa middle class at sa Michigan na nirahan. Nung 17 years old ito, umalis siya sa poder ng umampun sa kanya at dito na siya nagsimulang manloko ng mga tao. Dahil sa ginagawang panloloko, nakulong siya sa murang edad at nahatulan. 17 years old pa lang siya, gumagamit na siya ng peking dokumento para makuha ng mga credit cards. Nagpanggap ito noon bilang si Prince Adnan Khashoggi na isang arms dealer ng Saudi. Ang credit card na nakuha niya ay ginagamit niya para mamasyal at libutin ang buong Detroit. Take note, limousine pa ang gamit niya rito. Noong 1991, nagtungo ito sa California at namalagi sa isang hotel. Biruin mo, hindi man lang siya nagbabayad dito na ang halaga ay $3,500 kasama pa mga kinain niya. Nangako lang ito na ang magbabayad ng lahat ng kanyang utang ay ang mayaman niyang pamilya. Nagdedemand pa nga ito sa mga empleyado. Paniwalang-paniwalang mga empleyado sa panluloko ng peking prinsipe. Kaso hindi nagtagal, nabisto ito at naaresto. Nakulong at nahatulan ang peking prinsipe ng 2 taong pagkakabilanggo. Nung nakalaya ito, nagpatuloy pa rin si Anthony Gignac sa kanyang panluloko. Sa pagkakataong ito, nagpanggap naman siya bilang si Prince Khalid bin Al Saud na anak ni King Salman ng Saudi Arabia. Gumawa siya ng peking dokumento para maloko ang mga credit card companies at para mabigyan siya ng mga credit cards na nakapangalan sa prinsipe. Lahat ng mga credit cards na nakuha niya ay ginagamit niya sa mga hotels at pinambibili ng lahat ng kanyang mga luho. Matapos yun, nagtungo naman ito sa Hawaii at Florida para ipagpatuloy ang pagkakalat nito ng lagim. Ganun pa rin ang kanyang siste. Nagpapakilala pa rin siya na prinsipe at namamalagi sa mga mamahaling hotels nang hindi nagbabayad. Partida, kakalabas pa lang niya sa kulungan sa mga panahong ito. Di pa siya nakontento, gamit ang pangalan ng prinsipe ng Saudi, napaniwala niya at nakumbinse ang American Express na bigyan siya ng credit card. Take note, platinum credit card pa ang nirequest niya at kung di raw siya pagbibigyan, eh magagalit daw ang kanyang amang hari. Hindi lang mga hotels at resorts ang tinarget ni Anthony Gignac na lokohin, maging ang mga high-end department stores tulad ng Neiman Marcus eh tinarget din niya. Noong 2003, naaresto na naman tong si Anthony. Dinakip siya sa Michigan dahil sa hindi niya pagbayad ng mga pinamili niyang mamahaling alahas, sapatos, pabango, damit at marami pang iba na nagkakaalaga ng total $29,000.
that time gamit pa rin niyang peking account ni Prince Khalid bin Al Saud. Siyempre nung time na yon walang ideya ang mga otoridad kung papaano nagkaroon ng account ng prinsipe ang taong ito. Kumbaga ang alam nila ay legit ang mga credit card na hawak nito. Pero ang totoo, nakakuha lang naman siya nito gamit ang peking dokumento. Ito ang alibay ni Anthony Gignac sa otoridad. Sabi niya, binigyan daw siya ng authority ng royal family para gamitin ang account ng prinsipe. Isa pa sa ginawang kwento ni Anthony sa otoridad, kaya raw siya pinayagan ng royal family dahil nalaman daw ng pamilya na may relasyon silang dalawa ng royal prince. At para raw makatakas sa malaking iskandalo at para sa kanyang katahimikan, binigay daw lahat ng royal family lahat ng kanyang luho gamit ang pagpapagamit ng account ng prinsipe. So yun ang kwento ni Anthony sa otoridad. Kumalat ang balitang ito at nalaman ng royal family ng Saudi Arabia. Naglabas ng payag ang royal family at mariing itinanggi lahat ng payag ni Anthony Gignac na puro kasinungalingan at hindi raw nila kilala ang taong ito. Matapos ang paglilitis, natulan si Anthony Gignac ng guilty at nasintensya nito ng 77 months na pagkakabilanggo o katumbas ng mahigit 6 na taon. Pagkaraan ng mahigit na 6 na taong pagkakabilanggo, nakalaya uli si Anthony Gignac. Siyempre, walang kadala-dala at nagpatuloy uli ito sa kanyang panloloko. This time, iba na ang strategy niya dahil ang target na niya ngayon ay mga investors. As usual, nagpanggap na naman siyang prinsipe ng Saudi hanggang sa nakilala naman niya ang British asset manager na si Carl Martin Williamson na siyang naging tulay para makilala pa siya ng maraming mayamang investors. Pakilala ni Anthony sa kanyang sarili na siya ang nagmamay-ari ng malaking oil company sa Saudi na Saudi Aramco at binibenta niya ang shares ng kumpanya sa murang halaga bago pa ito may sa publiko. Dahil ang Saudi Aramco ay kilala na malaking oil company sa Saudi, nakuha niya agad ang loob ng mga investors. Pinangakuan ng peking prinsipe ang mga investors na ang return of investments ay aabuti ng 5 times. Inalok din niya ang mga investors na mag-invest sa iba pa niyang pagmamay-ari na negosyo tulad ng trading jet fuel, casino at pharmaceutical company. Siyempre para maging kapanipaniwala at lalong makuwang loob ng mga investors, nireregaluhan niya ang mga ito ng mga mamahaling paintings, alas at kung ano-anong memorabilia para lang hindi sumagi sa isip nila ang pagdududa. Milyon-milyong dolyar ang nakulimbat ng peking prinsipe sa mga investors na ito. Noong 2017, binalak ng peking prinsipe na mag-invest sa luxury hotel sa Miami. Ang tinarget niya rito ay ang bilyonaryo si Jeffrey Soffer. So itong si Anthony Gignac na peking prinsipe ay nag-offer na mag-invest siya sa Fontainebleau Hotel na pagmamay-ari ng bilyonaryo si Jeffrey Soffer. Siyempre, para makuha ang loob ng bilyonaryo, nagbigay ito ng mamahaling regalo na nagkakahalaga ng $50,000. Sa isang business dinner, dito nagsimulang maginala ang bilyonaryo si Jeffrey Soffer. Alam niyo kung bakit? E paano ba naman? Itong peking prinsipe ay nag-order ng pagkain na may halong karne ng baboy. E siyempre, alam ni Jeffrey na pinagbabawal ang pagkain ito sa mga debotong Muslim. Kaya nagtaka siya kung bakit umorder ito ng pagkain na may halong karne ng baboy. Dahil dito, palihim na nag-hired si Jeffrey ng private security group para imbestigahan ang nagpakilalang prinsipe. At dito niya napag-alaman lahat ng history ng panloloko ng taong ito. Dahil dito, dinakip ang peking prinsipe at nakulong. Noong March 2019, sa edad na 48, natulang guilty si Anthony Gignac sa kasong pagpapanggap bilang isang foreign diplomat, identity theft, wire fraud, at conspiracy to commit wire fraud. Pagkalipas ng 2 buwan, inasintensya nitong si Anthony Gignac ng mahigit 18 years na pagkakakulong. Sa kabuuan, nakulimbat ng halos $8 million si Anthony Gignac mula sa mga investors. At lahat ng perang ito ay hindi napunta sa ipinangako niyang return on investments, kundi ito ay kanyang ginamit para mapagpatuloy ang kanyang marangyang pamumuhay at mga luho. Ginagamit niya ang pera para makabili ng mamahaling gamit
at para magmukha talaga siyang mayaman na pinupost pa niya sa kanyang Instagram. Ayon sa otoridad, hindi raw totoo ang sinasabi ng peking prinsipe na meron itong milyon-milyong pera sa kanyang bank accounts. Hindi raw totoo na nagmamay-ari ito ng building sa Fisher Island. Salip, umuupa lang ito ng penthouse sa building na ito. Lahat ng binanggit nitong pagmamay-ari ng negosyo, wala raw itong katotohanan. Ang diplomatic license plate naman nito, peke, at nabili lang nito sa kakilala niya sa eBay. Pineke rin niya lahat ng dokumento para mapalabas na totoong nagmula siya sa Saudi Royal Family. Ang itsura nitong si Anthony Gignac ay para talagang isang prinsipe ng Saudi Arabia. Nagsusuot nga kasi siya ng traditional na Middle Eastern ng mga damit at mga mamahaling alahas. Tapos pinupost pa niya sa social media ang kanyang marangyang lifestyle. Tapos galante pa ito magbigay ng regalo sa mga target niyang lokohin. Kaya di nakakapagtaka na nakuha niyang loob ng kanyang mga naloko. Gayunpaman, dahil sa pagkain ng baboy, nauwi pa rin ito sa kalabuso. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.